O diva, pati tunog, ang sarap pakinggan, pang mayaman na ulam. Ganyan daw yan. Okay, what do you think of the meat? Good morning, Philippines! So, what is the problem? I don't know. Somewhere, the circuit breakers are all on. Unless it's a circuit breaker. Unless that switch on the wall is bad, because that switch is for that. I don't know what that switch is for. I can try and put a new switch in there and see. Good morning! Ito na naman tayo, guys. Sa umaga, nakita ninyo naman, guys, si Tommy, guys. Pinaglalaro, ano naman yung ilaw sa labas. So, ngayon, ito yun. Sabi ko, kakain muna tayo. At saka, mag-cut ng ano. Hindi pala ako kakain, guys. Ay, mukhang kain talaga ako. So, nagre-ready lang ako, guys, sa dinner, guys. Kasi, guys, naplanuhan ko, guys, na luto ng pangmayamang ulam. So ngayon ang kasabay diyan is yung string beans. So yun, para ready na ito mamaya sa ating kainan sa social na ulam na pinaglaruan ko siya, guys. So makikita nyo yan. So please keep on watching sa ating vlog. Welcome sa ating vlog. Ito yung pangmayaman na ulam, guys. Ito yung nilagay namin sa freezer na steak with bone. So, nilagay ko, kinuha ko siya, guys, kasi sabi ko kay Tommy, kukunin na natin yan para naman magamit natin. Kasi ma-freezer burn yan siya, hindi na namin makain. And habang nagde-defrost siya, naghihintay ako. So, ngayon, plano natin, malapit na yun man yung summer. So, tignan natin kung ano yung itatanim natin. Nilabas ko na siya lahat at nakita nyo naman, guys. Ang dami naming in-order sa Amazon ng mga seedling, hindi siya seedling, mga liso para sa ating, sa garden natin, para marami tayong matanim sa ating summer, this coming summer, para may ma-harvest, diba? Kasi masarap, guys, kapag mag-harvest ng galing sa ating garden. At nakita nyo naman, ang dami, hindi ko yun itatanim. Si Tommy talaga mahilig mag-order ng maramihan. So ngayon, yung ano natin, string beans, tapos na po siyang na-boil, luto-luto na siya. Simple lang ito, guys, parang salad. Nilagyan natin ng onion. Nilagyan natin ng konting oil, vinegar, asin at paminta, and then mix, and then ilagay sa refrigerator. Kainin mo yan cold, hindi mainit. So yun, maganda siya, guys, kasi magsusok yung flavor mamaya doon sa loob. Ang sarap. At saka, guys, dahil naghihintay po tayo sa oras habang magluluto tayo ng ating pangsosyal na, you know, ulam. So ito na naman siya, guys. Ito galing ito sa basura, guys, na pag-isipan ko. So bago natin ilagay sa loob ng bahay at ilagay sa refrigerator, hinugasan ko siya, kinuhanan ko siya ng yung tabon, yung parang pang-ibabaw na ano, para malinis talaga. Hugas ng hugas. So yun siya, ito yung onion at saka lemon. So yun, guys, ganyan ako mag-ano ng mga galing sa basura ng mga pagkain. Well, actually, marami na akong nakukuhang onion na nilagay ko sa freezer, guys. Kinat ko siya and then nilagay ko sa freezer para naman preserve. Meron tayong makukuha sa pang, you know, pag wala na tayong mabiling onion, guys. Yun, mamasura na lang tayo, guys, and then ilagay sa freezer para makasave tayo, di ba? So yun. At ang lemon, kung paano siya linisin, ganun lang, guys. Kung ano yung pang ginamit mo sa panghugas para talaga makuha yung mga gangki-gangki dyan sa panit niya, sa balat niya. So yun, hugas ng hugas hanggang matuyo. So yun lang. At saka, guys, alam nyo, guys, masarap kapag makakuha tayo ng pagkain sa basura. And then, habang ano naman, yung social natin na pagkain, guys, hindi natin alam kung paano siya lutuin. Sabi ko, gusto ko social. So ngayon, tinitignan ko siya sa Facebook kung ano yung mga recipe, kung paano lutuin. So ngayon, lutuin na natin siya. Kinakopy ko lang siya, guys. Pero, guys, itong recipe na ito, guys, pinaglaruan ko, may mga dinagdag ako na para talagang maging masarap. Kasi, alam nyo naman, guys, pag social, guys, parang sobrang colorful, di ba? Color lang yun, guys. And then yun, pinipirito. Ganyan pala siya kapag social, guys. Dapat ipirito para yung tawag na brown-brown. I-brown-brown both sides. And then sa gilid-gilid, ganun. And then nilagyan ko siya ng konting asin para naman may lasa din mamaya. Hindi natin alam kung magkalasa ba talaga to. Ganyan yun, guys, oh. Kapag mayaman na pagkain, magsayang tayo ng garlic. Ganyan kasi. O, diba? Buong garlic, kinat. Para nagsayang na talaga. Hindi ganyan yung mga mahihirap. Hindi tayo ganyan. You know? And then, alam nyo, yung pang-social na pagkain, may kasabayan. Mashed potato. So yun siya, guys. Ang ganda talaga. Kaya pala tinawag itong social na pagkain. Kasi nga, ang ganda ng beef. Tignan nyo, nag-brown na siya, diba? Ang ganda ng tignan. O, lagyan ng konting asin. Ganun. Para sure na masarap. And then yun sa gilid. Para talagang sure nag-brown siya. So, ganyan lang.
So yun, pagkatapos niyang mag-brown, of course, anong gawin natin? Di ikunin natin, ilabas natin lahat niyan para naman ready sa second. Ano? Kasi ganyan yan, guys. May mga steps yan kung paano magluto. Nakakalito, di ba? So ganyan yan. And then habang nagano, kasi pag maprito, kasi guys, ang problema sa prito, guys, is ang daming uwin nagtalsik-talsikan dyan. Ito, guys, ginamit na natin yung galing sa basura na onion. O, di ba? Ang sarap galing sa basura. At saka nagsayang ako ng garlic. Tingnan mo naman garlic na yan, oh. Kinat ko lang ng ganun. Sobrang ano. So ngayon, ready na siya, guys. Ilagay na natin yung ano, garlic sa oil na pinaglutuan natin kanina. Kinunan ka lang siya para konti na lang yung oil natira. So guys, nilagay ko lang yung garlic dyan, and then ilagay natin yung onion, and then pagkatapos yan, tignan natin siya. Kasi ganyan ako, guys, mahilig ako tumitingin sa mga niluluto, and then ang tagal matapos. So yun, and then ngayon kailangan pala siya ng tomato paste. So ngayon, kanina grabe ako, naghanap talaga ako ng tomato paste, kaya kung meron ba kami, guys. So yun, naghanap, and then hindi ko pala dapat ilagay, dapat mag-brown pa pala yung garlic, guys, at saka onion. Kailangan siyang mag-brown konti. Ano kayang lasa ng pagkain na itong susil-susil, guys? Alam nyo bakit? Bakit nilagyan pa ng tomato paste? Pinapry pa siya, nilagyan ng garlic, nilagyan ng onion. So ngayon nilagyan ng tomato paste. Hindi na ako makapagsalita. Uy, maganda pala talaga siya, guys. Para siyang paste talaga siya, guys. Kasi nagdumidikit-dikit. Look, ang gandang tignan, guys, pala. Kaya pala tinatawag na susil. So yan, of course, kung hindi yan matatawag na susil kung walang broth, diba? Ano siya, ito siya, guys, beef broth. Oh my God, oh, diba? So, sabi pa, konting lagay muna. So, nilagyan siya ng beef broth konti hanggang mag-ano daw siya, mag-boil. Kailangan i-boil at saka kailangan yung puti tomato paste, maano siya, mahiwa-hiwalay. So, yun, ang gandang tignan, no? Parang hindi mo dapat kainin yun kasi sobrang ganda. And then, of course, mag-add ka na habang nag-boil, tapos na siyang nag-boil, mag-add ka na ng marami hanggang almost cover the garlic daw. Diba? Social, almost cover the garlic daw. So, yun. So, marami talaga siya para ma-soak yung beef. Aha, yung beef na pina-fry natin kanina. So yun siya, guys. So of course, mix. Ganyan man yung magluto, dapat kailangang i-mix. Pagkatapos nyan, ano bang ginagawa? Lagyan ng asin. O, diba, mahilig sa asin si ate. O, paminta. Ganyan din talaga. Wala na tayong magawa kasi yun na talaga yung pang ano, pang pasarap ng pagkain. So yun, it's ready. O, nag-boil na pala. Hindi pa pala nilagay yung beef ni ate. So ngayon, it's time, guys. At alam nyo, guys, hindi ko na kinat ito, guys. Pero kinat ko siya mamaya-maya. Kasi nakita ko talaga siyang parang matigas. So ganyan, guys, ipatong yung garlic. Ganyan pala yun, guys, pag magluto. Hati, isipin nyo, guys, ipatong ang garlic sa malaking karne kapag mag-boil. Ganyan. So ngayon, ilagay na ni ate yung lahat. Nilagay na natin yan. And then yun, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko dito sa voiceover natin kasi naglalaway na ako, guys. Laway na laway. Gusto ko na, oy, kailangan ding wine pala, guys. Oh my God. Nakalimutan ko yung social is kailangan wine. So ngayon, naghanap si ate ng red wine kasi kailangan red wine. Alam nyo naman. And then nagtataka ako paano ito open. So naghanap ako ng pang-open kasi alam nyo naman, yung pang-social, kahit wine, dapat social. At ganyan, maghiwa, guys. Anong wine, ha? Kailangan kutsilyo yung gamitin sa ibabaw daw para mawala yung yung cellophane na naghahag sa ano. Yun, guys. At saka meron tayong alien na opener. So yun siya, guys. At saka naninibago ako kasi matagal na ito sa amin, guys, pero ngayon ko lang ito talaga ginagamit. So hindi ko alam, oh, pinupush pa. Ay nako. So ganyan pala siya, dapat kailangan gawing ganun. Sobrang easy lang itong alien, guys. Na shock ako, guys, oh. Sobra, di ba, guys? Para siyang alien, guys. Hinuhugot lang yung takip, guys, sa ano, guys, sa red wine. So yan. So ganyan yung susil, guys. Kailangan niyo pag-isipan, guys, kung magluto kayo ng ganito, kailangan merong red wine, o, di ba? Red wine. So dinagdagan ko siya kasi parang masarap malasing. Nakakalasing ba yung mga ganong pagkain, guys? Parang hindi naman. At saka sa sobrang kaanuhan ko na hindi ko alam ang gagawin, binalik ko, guys, sabi ko, ibalik natin ito kasi parang ito man yung nagpalabas sa cover na yan. So I think yun yung siyang magpabalik din. Hindi, guys, naluka ako, guys, kasi hindi pala pwedeng ibalik kasi mahirapan tayong ibalik. So buti na lang, nagpasalamat ako kay Bianan
Dahil si Bianan mahilig mag-order online, pang-cover daw sa mga ganon, botelya. So yun, napasalamat ako, meron siyang binili, nagamit natin. Thank you, Bianan, kung saan ka man ngayon. So yun siya, o diba? So hindi na yan masisira kasi may totoong cover na siya. So tinitignan ko siya, guys. Ukay-ukay na naman natin at kailangang lagyan. Parang hindi siya naliligo sa sabaw. Kailangan pang liguan, guys. Kanyan siya, guys. Sabi pa, liguan mo siya ng liguan, yung mga niluluto mo, para naman hindi siya maging dry, o diba? Kahit na-cover na siya sa tubig, liguan mo pa rin. Ganyan yung style na yan, ligo-ligo sa sabaw. At saka yung garlic, andun pa rin sa ibabaw. Ay, huwag mong paambakin kasi mahirap na pag-umambak, o diba? So let's eat soon, guys. Ang sarap nito, guys. Maraming sabaw, guys. Iwan ko na lang. Anong gagawin ko? Ito na, tapos na yung mashed potato. O diba, patitunog, ang sarap pakinggan, pang mayaman na ulam, ganyan daw yan. Okay guys, taste. Ito na siya guys, look. Ang init. Masarap guys. Masarap siya, para pang restaurant. Hala! Oh my God! Pang restaurant yung lasa. Masarap siya. Okay, what do you think of the meat? Ang sauce daw masarap. Pinaglaruan natin pero... Masarap talaga siya, guys. Wine. Beef. Broth. I put extra wine. Good job. Hi guys! So ngayon guys, aalis na naman kami. Thank you guys so much for watching. And then yung niloto ko kanina, unbelievable. Kahit pinaglaruan ko yung niloto ko, masarap talaga siya, guys. Well, masarap siya kasi si Mr. Halos, hindi na kami mag-stop. Halos kainin na lang namin lahat ng karne. So yun, anyway. Thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow kasi aalis pa kami. At alam nyo na kung saan kami pupunta. It's late already. It's 9:30. See you. Bye! See you tomorrow, guys. Thank you so much for watching. Bye!